Ciao raga, busa naga. Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Na-check mo naga kung kailan ang schedule ng payment para doon sa iyong asenyo uniko. Kung sakali na malaki ang ibinaba niyan kumpara doon sa mga payments ng mga nakalipas na buwan, ipapaliwanag ko sa iyo raga ang posibleng dahilan kung bakit. Ano ga ang mga possible na changes para sa asenyo uniko ngayong 2024? Sino ga ang dapat na mag-apply pa at sino naman ang hindi na dapat? Alamin din natin yung mabibilis na paraan para malaman mo, ma-check mo yung exact na date of payment para sa iyong asenyo uniko at saka kung magkano ga yan. Pati na din, ano ga ang dapat na gagawin kung sakali na walang schedule ng payment o kaya naman ay mababa yung payment na matatanggap o kaya naman ay mayroon pang iba pang mga concerns regarding sa asenyo uniko. Ang detalye raga, doon po na sigla, partiamo! Kung first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati na solid raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo sa akin. Ikaw ga ay mag-aayos ng dokumento. Gusto mo ga na mag-apply ng bonus? O baka naman kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo? Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka, makakapag-integrate ka na mas maayos din sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ko sa aking channel, i-hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ako diyan at pwede rin na i-subscribe mo ako diyan. Maraming salamat sa iyo, raga. Are, yung announcement ni IMPS regarding doon sa kalendaryo ng pagamenti para sa asenyo uniko. Ang date na yan ay mula pa noong July hanggang December 2023. Para sa ongoing ngayon na buwan ng November, ang schedule ng payment para sa asenyo uniko, gaya ng ating nakikita ay mula November 16, 17 at saka 2023. Samantalang sa buwan naman ng December, ine-expect ng schedule ng payment para sa asenyo uniko ay mula naman December 18, 19 at saka 20. Pero kung sakali na mayroong changes or variazioni doon sa isang nucleo familiare o kaya naman ay first time pa lang na makakatanggap ng payment para sa asenyo uniko, dopo pa ng mga dates na iyan, inaasahan yung schedule ng date of payment para doon sa asenyo uniko. Tingnan mo raga, gaya ng example na are, ang schedule ng date of payment para sa asenyo uniko ay November 16, 2023. Kagaya noong announcement na ibinigay prima ni IMPS. Tingnan mo ha, dahil yan ay payment para sa dalawang filye. Ang isa ay majoreni na, ang isa naman ay minoreni pa. Ang amount ng matatanggap ng beneficiaryo na iyan para sa buwan ng November ay kagaya pa rin noong mga nakalipas na buwan, walang pagbabago. Comment ka lang raga kung halimbawa na yung sa iyo ay na-check mo na din. Nakita mo na ga kung ano ga ang date ng payment ng iyong asenyo uniko para sa buwan ng November. Yan ga ay parehas pa rin ang amount kagaya nung mga nakalipas sa buwan o ngayong November ay bumaba yung amount na matatanggap. Ngayon kasi nga November ay previsto na yung iba ay masyadong malaki yung ibababa ng payment para doon sa kanilang asenyo uniko. Mababa kung ikukumpara doon sa mga nakalipas sa buwan yung payments nila para sa month ng November. Eh bakit ganyan? Kasi nga ay minimum laang yung kanilang matatanggap para sa buwan ng November. Eh ano ga ang dahilan bakit na masyadong magiging mababa yung payment ng asenyo uniko ngayong buwan ng November at minimum nga laang yung matatanggap ng iba? Kasi nga gaya nung sabi ni IMPS at ito ay na-explain na rin natin dati pa, ngayong month ng November ay magiging mababa yung matatanggap ng iba para doon sa kanilang asenyo uniko kung halimbawa na yung kanilang ise ay mayroong omisyoni or deformita tapos ay hindi nila inayos yung kanilang ise. Kaya kung sakali na ang iyong ise ay mayroong mali tapos ay hindi mo binago, hindi mo yan inayos, minimum laang ang payment na matatanggap mo para sa asenyo uniko ngayong November. Kaya dapat na aayusin, dapat na itatama yung ise na mayroong omisyoni, mayroong deformita, yung mayroong mali. Para na sa gayon ay matatanggap mo na yung tamang amount para sa asenyo uniko. Doon naman sa mga nagdaan ng mga vlogs ay naituro na natin kung ano ga ang mga dapat na gagawin na mga hakbang kung sakali na nalaman mo, ipinalam sa iyo ni IMPS na yung ise mo ay mayroong mali.
Nasabi na natin doon, panoorin mo lang raga para na sa ganun ay alam mo kung ano ang iyong dapat na gagawin. Aray, ang tatlo namang paraan para na sa ganun ay ma-check mo yung schedule ng date of payment mo para sa AsenUD ko. Kapag ka ikaw ay mayroong app ni IMPS doon sa iyong smartphone, pwede na ma-check mo diyan. Ang gagawin mo lang, maglalagin ka, tapos ay pupunta ka doon sa 2TE Servizi, tapos ay ikiklik mo naman yung Stato Pagamenti e Cedulini. Ang sunod naman na paraan, although aray ay matagal ko nang naituro sa iraga and I suppose na ikaw ay marunong na, kailangan na ikaw ay maglalagin doon sa website ni IMPS. Kapag naka-login ka na, pupunta ka doon sa Fascicolo Previdenziale del Cittadino. Tapos ay ikiklik mo yung prestazioni, tapos naman ay pagamenti. Diyan ay makikita mo na yung schedule ng date of payment at saka kung magkano. Ang isa namang paraan ay dine sa AppIO. Kung halimbawa na ikaw ay wala pa hanggang ngayon na AppIO, dapat ay meron ka niyan kasi malaking tulong yan. Diyan kasi ay nag-aaviso din si IMPS, nagpapadala sila ng message para doon sa schedule ng payment para sa AsenUD ko. And usually ay nadating yung message na iyan doon sa araw mismo kung kailan darating yung payment. Take note raga ha, diyan sa AppIO ay hindi lang naman regarding sa payment ng AsenUD ko ang pinapadala nila. Dahil maging doon sa iba pang mga prestasyoni, sila ay nag-aabiso din diyan sa AppIO. Kaya importante na meron kanyan. Ngayon naman ay alamin natin kung paano ga masusolusyonan kung halimbawa na ang iyong AsenUD ko ay mayroong concern, mayroong kang problema. Halimbawa, wala kang schedule ng date of payment o kaya naman ay bumaba or masyadong malaki yung ibinaba ng amount na matatanggap mo kumpara doon sa mga nakalipas na buwan. Upure, meron ka pang iba pang mga concern regarding sa AsenUD ko. Una, ang dapat na gagawin mo ay kailangan na i-check mo muna yung status ng iyong demanda para sa AsenUD ko. Kasi that way ay malalaman mo kung meron kang dapat na gagawin o kaya naman ay may documents ka na dapat na isasubmit. Aray, yung isa na pwede mong gagawin para ikaw ay makapag-inquire kay IMPS. Ikaw ay pwede na tumawag doon sa kanilang contact center. That way ay makakapagtanong ka sa kanila kung ano gayong problema o kaya naman ay solusyon doon sa problema. Opure, ang isa pang paraan at ito yung lagi kong konsilyo sa iyoragan na dapat na gagawin at mas mabilis ang resulta, pwede ka na mag-inquire, mag-send ka ng message gamit ang IMPS Responde. O kaya naman kung gusto mo ay pwede kang pumunta mismo personally doon sa mga opisina ni IMPS. O kaya naman ay doon sa sede ni IMPS na pinakamalapit sa iyo. Aray naman yung bonus na active pa rin until end of 2023. At patuloy pa rin na magiging active ang bonus na are hanggang sa 2024. Para ikaw ay makatanggap ng bonus na 20 euros, magpadala ka sa Pilipinas at gamitin mo yung TapTapSend. Tapos ay dapat na gagamitin mo rin yung promo code na RAGACHAT doon sa iyong unang padala. Tapos sa TapTapSend ay pwede kang magpadala sa Pilipinas ng libre. As in wala kang charges na babayaran dahil no transfer fee. Secured ang padala, mabilis, tapos ay mataas pa ang palitan. Pwede magpadala gamit ang TapTapSend ang mga Pilipino na nasa sa US o kaya naman ay sa UK, sa Canada, sa UAE at saka sa mga bansang aray na nandyan sa European Union. Good news din dahil kahit yung mga nandoon sa Austria ay pwede na rin gumamit ng TapTapSend. Pwede ka na magpadala sa mga major banks doon sa Pilipinas o kaya naman ay sa mga mobile wallets gaya ng GCash at saka ng Maya. Kaya raga, i-TapTapSend mo na yan. Para naman doon sa iba na hanggang ngayon ay nagtatanong pa rin regarding kapag ka na-expire yung permesso di soggiorno. Ngayon, ang hinihingi na ni IMPS ay yung bagong retiro na permesso di soggiorno para tuloy-tuloy na matanggap yung dating ng payment para sa AsenUD ko. Kaya ang nangyayari ngayon at ang na-experience ng iba habang yung permesso di soggiorno ay expire at hindi pa nadating, hindi pa nakukuha yung bagong permesso di soggiorno, ay suspesa yung kanyang demanda. Kaya walang nadating na payment para sa kanya, para sa AsenUD ko. Kaya raga, ang konsilyo ko ay as early as possible ay mag-renew na agad ng permesso di soggiorno. Kasi yan naman ay 90 days, 60 days, bago ma-expire ay pwede ka nang mag-renew. Ngayon ang mga 2024, ari naman yung ilan sa mga possible na changes regarding sa AsenUD ko.
Una, dahil sa inflation rate ay magkakaroon ulit ng adjustment para sa payment ng Asenyuni ko at inaasahan na magkakaroon niya ng konting dagdag ngayong 2024. Previous to din doon sa bagong legitimate bilansyo na mayroong aumento, mayroong karagdagan para doon sa terzo filyo na hanggang maging 6 years old yung kanyang edad. Samantalang pagdating doon sa mga beneficiaries, doon sa iba pang mga requirements, etc., ay wala na mga changes pagdating sa Asenyo Unico sa 2024. Kapag ka ikaw ay dati nang nakakatanggap ng Asenyo Unico, sa 2024 ay hindi mo na kailangan na mag-a-apply ulit ng panibago para sa Asenyo Unico. Ang dapat lang na magpa-process ng application para sa Asenyo Unico ay yung mga pamilya na nagkaroon ng bagong baby. Nagkaroon sila ng bagong anak sa 2024. Gaya din ang alam natin, ang Reddito Digit Adinansa sa 2024 ayan ay mawawala na. At papalitan na yan ng bagong ayuto na tinatawag dyan ay Asenyo di Inclusione. Kung sakali na ang iyong Asenyo Unico ay natatanggap mo kasama doon sa dumadating sa iyo na Reddito Digit Adinansa, tapos ay naputol na yan, o kaya naman nga sa 2024, mawawala na yung RDC, kailangan na ikaw ay mag-a-apply. Magpa-process ka dapat ng dumanda para sa Asenyo Unico. Okay, para matanggap mo na yan directly doon sa iyong konto kuryente. Ibibigay mo yung IBAN kapag ka ikaw ay nag-process ng dumanda para sa Asenyo Unico, doon na nila ilalagay, doon na padadatingin ni IBS yung payment mo para sa Asenyo Unico. Doon sa IBAN na inilagay mo doon sa dumanda. Siyempre, kasama din yan sa 2024, kung halimbawa na ikaw ay mag-apply ng Asenyo di Inclusione, hindi kasama doon yung para sa Asenyo Unico. Kaya kung halimbawa na sa 2024 ikaw ay mag-apply niyan, ikaw ay ma-aprobahan ng Asenyo di Inclusione, kailangan pa rin na ikaw ay mag-a-apply ng iba, ng aparte na dumanda para sa Asenyo Unico. Tapos ay diretso din doon sa iyong IBAN, doon dadating ang payment ng iyong Asenyo Unico sa 2024. Yung iba naman na mga pamilya, although hindi na kailangan na mag-process ng bagong dumanda, pero kailangan naman na gawin na mag-modify or gawin yung tinatawag na integrasyon ng dumanda para doon sa mga ang anak nila ay naging 18 years old na hanggang bago maging 21 years old. Pero dapat ay qualified pa rin gaya nung ating mga nabanggit na sa mga nagdaan na mga vlogs. Kung sakali din na sa 2024 gusto mo na magpalit ng IBAN, gusto mo na baguhin yung mode of payment para sa iyong Asenyo Unico, gagawin mo rin yung pag-modify ng iyong dumanda. Reminder lang ulit raga ha, yung mga ina na magkakaroon ng bagong baby, ng anak sila ng bagong baby, once na magkaroon ng Codice Fiscale, yung bago na baby, ay pwede na agad na i-apply iyan ng Asenyo Unico. Tapos ang babayaran ni IMS sa iyo ay yung mula doon sa ika-7 month ng pagbubuntis ng ina. Hayaan mo raga, basta mayroong bagong update at saka info na dapat na malaman mo regarding din sa Asenyo Unico, babalitaan agad kita. Kaya importante, baka hanggang ngayon ay hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, sana ay mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos at lagi kang magiging updated. Maging doon sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ako diyan at pwede rin na subscribe mo ako diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up. At saka importante, malaking tulong mo sa akin kapag ka na-share mo din sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. At siraga, a la próxima!